Ito ang Bilagan Road na matatagpuan sa munisipalidad ng Santol dito sa lalawigan ng La Union. Nakilala din ito sa tawag na The Great Road of Santol. Dahil kung titingnan mo ito ay nagmistulang The Great Wall ng China. Kaya sa bidyong ito, pupuntahan natin at aalamin natin kung gaano nga ba kataas at kadelikado ang tinaguriang The Killer Climb of Bilagan Road. Pupuntahan din natin ang Almeida Man-Made Forest ng La Union. At ang sikat at makasaysayang Baluarte Watchtower ng Bayan ng Luna. Yan na, maliwanag na. So, samahan nyo kami guys. Magra-ride tayo sa araw na to. Let's go. Nagmumuis pa yung ating windshield. Maliwanag na. Oras natin is 5:20. So, paliwanag na to. Ito yung mahabang tulay ng La Union, boundary ng Pangasinan at La Union. So, itong ilog sa baba nito, karuktong yan ng ilog na nasa Cannon Road. Ito yung boundary, arco boundary ng La Union. So dito tayo magmumula ng rides from Rosario, La Union. So dadaan tayo dito 7-Eleven para i-meet up yung kasama natin na si Jerry. So wala pa rin siya. So hihintay natin siya dito. Stop over tayo dito. Walang upuan. So ayun, dumating na si Jerry. Punta na tayo. So ito yung rotonda ng Rosario. Itong sa kanan natin papunta ng Marcos Highway. Tipulex at ito yung puntang La Union. Bayan ng Rosario. Ito yung landmark nila dito, yan o, na may rosario. Puno ng rosario yan. Gas tayo dito, full tank muna. May 3 bars pa naman tayo, pero i-full tank natin para alam natin kung ilang gasolina yung nakukonsumo nito. Kena, let's go! Gantong oras, marami pa rin mga trucking. Gapang yung truck. Ganda ng daan. Pag ganito ang daan sa lahat ng pupuntahan mo, sigurado napakabilis ng biyahe. Minsan nakakatakot sa mga ganito, yung sa mga truck na ganyan na tutukan, kasi minsan may bato na nadadaanan. So napakadelikado sa mga nakamotor. Experience ko yan dati na sumusunod sa kotse. May dinaanan siyang bato sa gitna. Hindi natin, wala tayong distansya para iwasan. Kaya tinamaan natin hanggang bumaliktad tayo.
So lesson learned and warning sa lahat ng nagmumotor. Huwag po kayo tututok kahit anong sasakyan. Andito na tayo sa Agoo. Agoo, La Union. Good morning, Agoo! Shout out, Agonians! Agonians ba tawag sa mga taga-Agoo? Lapit na tayo, bayan ng Agoo. Yun na yung boundary ng Agoo. Town proper ng Agoo. Ito yung pinaka-plaza nila. Ito. Simbahan nila. Ang ganda, oh. Ganda talaga dito sa simbahan ng Agoo. Itong kanto sa kanan, ito yung papunta ng Eagle of the North. Ayan. Tagus niyan sa Baguio City. Marcos Highway. Hindi pa natin nasubukan mag-motor na dumaan ng Marcos Highway. Nakailang beses na tayo makamotor going to Baguio, pero sa Cannon Road madalas tayo dumadaan. Ito yung Aringay Bridge. Wow, ang ganda. Ang lapad ng ano. Ang lapad ng ilog. Parang ganda dito magpalipad ng drone, no? Wow. May above the clouds. Ang ganda. Good morning, Aringay! Shout out! Shout out po sa lahat ng taga-Aringay. Ito na yung boundary ng Bawang. Sa mga first time dito, ang basa nila dito, Bawang. Pero ang basa pala dyan is Bawang. Bawang, La Union. Hindi po Bawang. Yung Bawang po yun yung panggisa. Pang-adobo. So, marami na ditong mga ano, grape picking. Isa sa mga tourist spot itong lugar na ito sa grape picking. Ang alam ko dyan is 350 per kilo. Cabal, La Union. Ang ganda, oh. Sarap magpalipad ng drone. Parang gusto ko magpalipad ng drone, ah. Bale, mamaya na lang. Town proper ng Caba, La Union. Itong kanto na to, pakanan, ito po yung daan papunta ng Naguilian Road. Ito, papunta rin yan ng Baguio City, Naguilian Road. So, diretso lang tayo. Punta ng La Union to Ilocos Sur, diretso lang. So, dito tayo dadaan sa bypass ng San Fernando City. So, yung diretso doon, yun yung punta ng town proper, San Fernando. Pa-traffic dyan. Dito dati ginagawa to, pero hindi natin alam kung ginagawa pa rin hanggang ngayon. Pag sa bypass kayo dadaan, madadaanan nyo yung ginagawang SM La Union. Sa gitna talaga tumitigil ang mga tricycle. Dito tayo sa San Juan. Ito po yung bayan ng San Juan. Isa sa mga sikat dito sa lugar ng La Union. Ang beach ng San Juan. So mamaya tingnan natin kung madadaanan natin or daan tayo dito sa beach ng San Juan. Isa sa mga dinarayo ng mga turista dito sa bayan ng La Union. Ganda ng mga tulay dito. Karamihan tulay dito talagang
Napakagaganda. Ganda ng tulay. Yung papunta dito sa kaliwa, papunta yan dun sa tore, saka dun sa man-made forest. At itong pakanan naman, papunta yan dun sa Mount Baxil ng San Juan. Ito. Ang pinakambayan yan dun sa loob pa, sa may simbahan. So, diretso lang tayo. Mamaya, dun tayo dadaan sa kabila. Para makita rin natin yung mga pwede pa siya lang dyan pag pumunta kayo dito sa bayan ng sa probinsya ng La Union. Wait lang, may sinasabi si Jerry. Ano? Dito na ba yun? Dito na yun? Kabila ko yun. I mean, palipatin ang drone dyan, oh. Ang ganda ng hirap sa baba. Saan? May daan ba dyan? Anong lugar na to? Ha? Akala ko sana yun, Balawan. Sa loob? Hindi. Di ba sa tore? Tapos yung paglabas ng highway uli, yun yung bayan na yun, yung may simbahan na kulay pink. Oo. Oo, tapos may kanto pa. Pag malapit tayo dun, no? Palipa tayo drone, tara. Sarap dito, tapos ang lilim, daming punong kahoy. Tapos may mga konting kurbada, di ba? Saktong-sakto. Ang sarap dito. Ang ganda. Hanap tayo ng spot na mapaliparan. Ayun o, may tree house pa dun. Dito. Let's go. So ayun, nagpalipad lang tayo ng drone. Over here na boundary ng Balawan La Union. So sakop yata ng Balawan ang Santol o yung lugar ng Santol.
So ito po yung bayan ng Balawan. So ito yung simbahan nila dito. Kulay pink ba yan? Laki din ah. Bayan ng Balawan. So from here, liliko tayo dito. Ito yung papunta ng Santol. Yes, ito na nga. Inuna namin to para hindi pa ganun kainit. Seventh Day Adventist Church. Kasi mainit yata doon sa taas. So maaga pa naman oras natin, wala pang 8 o'clock, 7:30 pa lang. So at least kung tatambay tayo doon na ilang minuto, eh hindi naman ganun kainit. Sakto-sakto pa lang. Ay, kita ko na yung arko. Welcome to Santol. Yan yung prutas. Siguro maraming prutas na Santol dito nung unang panahon, ano? Pero mangga naman to. Welcome to Santol. So dito tayo, Barangay Santol na, police checkpoint. So alam ko, punta muna tayo dito sa hindi naman barangay hall yata yun, sa kanilang munisipyo para magbayad. Alam ko may bayad ang pumupunta doon. Hindi natin alam kung magkano, 20 lang siguro. Environmental fee. Oops. Talas. Mabuhangin. Kasi yan o. Pagawa ng buhangin, kaya mabuhangin tong kalsada. Tapos basag-basag na. Ayan o, binasag na. Makahoy pa rin dito. Sarap ng hangin. Napaka-presko ng hangin dito. Santol slash ano yan? Slaughterhouse. Santol Slaughterhouse. Oh! Anep! Bilog na bilog. Bilog na bilog yung kurbada. Dami rin bahayan dito sa loob. Oh. Gaganda ng bahay ah. Nakakatuwa naman barangay nila kasi may mga halaman sa tabing kalsada. Oh, so ito na yung munisipyo ng Santol. Magpaparegister yata. Jeric! Wala bang registration? Hindi na nagpapara, ano? Sir, good morning po. Nagpaparegister pa po ba pag pupunta ng Santol? Sana sir, pero wala pa naman sila. Pagbalik na lang sir. Pagbalik na lang po. So pwede po yan? Thank you sir. Opo. Wala daw pa eh. Mamaya na lang pagbalik. Thank you sir. Thank you po. So ang registration dito sa City Hall. Ah, City Hall. Sa munisipyo nila. Pero wala pa daw yung naglilista kaya pwede nang dumaretso. Pagbalik na lang daw. Wow, dito pa lang aho na oh. Ah, ang ganda, daming kahoy. Uy, may portion na malumot. Huwag kayong pupunta sa tabihan sa mga ganito kasi pag maraming kahoy talaga naglulumot gawa ng mga dahon na mga nalalaglag. So madulas 'yan. Kaya dito tayo sa parteng gitna. Dito pa lang oh.
Hahunin na. Ayan pa. Ahon, ahon. Buti sa kanila dito, maraming ganitong waiting shed. Wow. Ang haba nitong ahonin ah. Wow. Ahon, pagbabay ko to talagang hindi pa pwede oh. Ang haba. Hindi pa pwedeng walang pahinga. Tapos pagliko mo dito, akala mo wala na, pero meron pa. Oh. Dapat malakas ang brake ng mga bike or motor na pupunta dito. Matindi nga pala ang ahon na to. Wow. Taas. Ang haba rin pala nitong ahonin na to. Yun. Ah. Ang ganda. Nice view. Ayun, so doon tayo pupunta. Sa taas na yun. Doon tayo pupunta. Ito'y tinatawag ding the killer climb or the great road of La Union. Ayan o. Ganda ng view. Wow, katakot. Wow, ang ganda. Parang Great Wall nga, no? Pare ko. Ang ganda. Belo, belo! Nakakatakot. Nakakatakot. Oh, I love Santol. So andito tayo ngayon. Ganda no? Ano, bike na ulit? Nakakatakot mag-bike. Oh, ang ganda ng view. Ha? Ang ganda ng view. Ayun oh. I love Santol. Thank you.
Alis na kami dito sa tuktok ng Santol. I-try namin puntahan yung mataas pang kalsada sa dulo. Kung sabi nila may ilog daw dyan, kung kaya namin tumagos, tatagos kami. Let's go! Ayun na yung kalsada doon, yung nakita natin sa drone. Mas matirik pa daw yun dito sa Santol. Kaya itatry namin na puntahan. Pero ang sabi nila, nakusap namin na may ilog pa daw dyan at waterfalls. So kung kaya daw namin tumawid, pwede naman daw dumaan dyan. Pero ang sinasabi nga nila, parang mahirap daw tumawid ngayon kasi baka daw mataas yung tubig kasi nag-uulan noong mga nakaraang araw. Try lang natin, walang masama at di kung makalusot tayo, di another adventure. Ganda pa rin talaga dito sa Pilipinas! Wow! Ganda ng kabundukan. Ayun oh, grabe ang lalim nito! Ang lalim oh! Wow! Nakakatakot. Hindi makita yung ano, ilalim. Pag nawalan ka ng preno dito, ibang gamo na dyan sa tabi. Kasi pag nawalan ka ng preno dito, bubuluso ka talaga pababa. Nakakatakot. Grabe. Pakiramdam ko parang aangat yung gulong ko sa likod eh, sa sobrang tirik eh. Grabe, taas pala talaga niyan. Nakakatakot puntahan niyan ah. Medyo scary talaga. Hindi lang medyo, nakakatakot talaga. So, anong klaseng ilog ba yung meron sila diyan? Pader. Ang lusong nila, pader. Parang pader. Naku, may mga ano pa oh, lupa-lupa. Kasi pag ganito katirik, tapos maraming buhangin o lupa-lupa, kahit mag, ano ka, mag-break. Oh my God. Talim! Nakakatakot naman. Yan pala ilog. May hanging bridge doon oh. Kaya ba? Kaya? Nakakatakot. Ang tirik. Huwag na lang. Rap road nga. Tapos hindi tayo maka ano dyan. Paakyat ano. Baka dumulas. Next time na pag simentado na. O yan o. Ang lalim. Kasi ito biyak na to. May dadaan. Tara, tara. Next time. Medyo pangit ang daan. Maraming pumunta dyan pero hindi nga makaliban gawa ng tubig. So, kita naman natin ang ilog. Kaya wag na lang. Next time na lang ulit. Marami pang pagkakataon kapag tapos na talaga yung kalsada at ang daan. So, balik tayo, balik. Punta tayo sa Torre ng La Union. Wow, ang taas nito. Ba't kaya hindi nila ano no, tapusin yung tulay dyan or para makatawid ng ilog. Tapos naman na yung kalsada sa kabilang ilog eh. Sayang, mas marami pang turista ang pupunta dito at itatry na dumaan dito. Lalo na yung mga mahilig mag-ride ng bike at ng motor. Ooh, lalim talaga. Dahan-dahan lang tayo. Malalim. Oh, tamo, lalim ng tagiliran. Katakot. Pag
ano dito, kung titingin ka pa sa ilalim talaga, medyo nakakatakot. Kaya huwag mo nang silipin yung ilalim. Oops! Napapasarap tayo ah! Grabe, nakakatakot yung palusong. Wow, katakot! Kita mo naman yung view dyan, oh. Wow! Ang ganda ng view! Habang lumulusong sa ganito katirik. Nakakatakot! Ito yung MacArthur Highway. Diretso lang tayo para puntahan yung tore dito sa La Union. So pasyalan na rin natin to. Isa ito sa mga malimit pasyalan din ng mga turista dito. Lighthouse. Before siya yung lighthouse, pero ngayon is tourist destination na rin. Isa sa mga tourist destination dito sa La Union. Mga bata. Nakakita ng camera. Heart, heart, heart! Yan, simbahan nila. Ang ganda. May simba din. Actually, pwede dumaan doon sa likod ng... Kanan, kaliwa! Kita, una tayo. Hindi ko lang kung one way to. Ah, okay. Hindi naman pala siya one way. Tapos kita nyo yung kanto dito. Ayan. Baluarte Watchtower. So ito yun. May bayad yata oh. Stay here. Good morning ma'am. Magkano po? Ah, sige po. Wendell ma'am. Wendell Fetisanan. Yes. Federer Wendell Ramos. Wendell Ramos. Dalawa po. Ito na Jeric. Sir, from here po papasyal po kayo sa bahay na bato. Huwag na po magbayad na environment. Kaya na dapat yun. Ito na po, pakita na to. Oh. Wala na pong environment. Pero entrance fee meron pa. Kala ko pati entrance fee na. Sorry, okay lang po ba magpalipad ng drone dito? Pwede po. Pwede po. Sige po, thank you po. Good morning po ulit. So ayun guys, may bayad na environmental fee din, 20 pesos ang isa. So ito yung Baluarte Watchtower, isa sa mga sikat na tourist destination dito sa La Union. Historical kasi to, kaya dinarayo din. Ayun, daming rider ah. So dito tayo. Ay, init lang dun.
na dito sa Baluarte. So susunod natin dito ay ang man-made forest along the way din yun. Let's go. Tapos dagat itong nasa kanan. Oh, ganda. Ano kaya meron dyan sa Santiago's farm na yan? Parang may fish pond. Baka may kainan dun. Huli, yung sariling huli na isda. Tapos ipapaluto. Sarap nun. Dami ditong ano, cottage. Free siguro ang swimming dito. May bayad lang yung cottage. Siguro mga 300 isang cottage niyan. White sand eh, oh. Gutom na ako. Nararamdaman ko na ang gutom. Ito na ba yan? Ah, parang ito na nga. Umpisa ng man-made forest. Kita nyo naman, oh. Ang lalaki ng kahoy sa tagiliran. Wow, ang lilim dito. Ganda, oh. Amoy puno. The man-made forest ng La Union. Mas maganda yata doon sa kabila na kung saan mas marami humihinto. Makahoy na lugar. O, diba? Ang ganda! Daming nag-stop over dito para mag-picture lang. Diba? Oh. Ang ganda niyan. Para ka nasa kuweba ng mga punong kahoy. Galing, galing! Dito tayo banda. Kasi kurbada ito eh. Amoy ipot ng paniki. Mag-stop over dito sa man-made forest. Larga na ulit tayo. Sunod natin Agoo Eco Park. Let's go. Ganda oh. Diba? Ang lilim. Ayan o. Pa-comment naman mga kabaigan kung anong factory to. Factory ba ng semento to? Parang hindi naman. Laki. Ayan o, dito pa yung main gate nila. Holcim. Malikabok dito ha. Baka nga factory ng semento yan. Malaki ng truck o. Malikabok. Ayan yung pangalan nila o. Holcim. Factory ng ano kaya yan. Ano yan? Kailan? Saan? Kailan yan? O, dun lang. Sa sunod. Tara, kahit tayo. Ha? Kain. Saan ba? Basta pag may nakita tayo. Sige. So, kakain kami. Basta may unang makita namin na kainan. Hinto muna kami para kumain. Brunch na to. Anong oras na? Quarter to 11, pero hindi pa tayo nag-breakfast. So, diretso na to ng lunch. Para tipid. Tipid sa budget. Tulad ito ng bawang. Bawang ba? O, bawang nga ito, bawang. After nitong tulay,
ay pwede kainan dito. So hinto tayo dyan para mag lunch kasi oras natin is past 11 na. Ito na yun. Yan, eatery. So ito yung kainan. Tapos na tayo kumain ng lunch. Nagpahinga tayo ng konti. Dito tayo kumain. So thank you sa masarap na pagkain. Diretso na tayo. Bawang pa lang tayo. Let's go, let's go, let's go! So bawang pa lang tayo. Dapat tayo ng kaba aringay, kaba at agoo. Dumortes na tayo. Dito maraming tinitinda na dried fish. Ayan o, kung makikita nyo kaliwa kanan may paninda ng mga dried fish. Isa sa mga produkto nila yan dito. Dito na tayo, rotonda ng Rosario. Rosario McDonald's and Jollibee. Ito yung matagal na hindi nakukontinyo yung paggawa ng kalsadang to. Kasi ulan ng ulan. Okay ka na? Thank you. Next time ulit. Sige. Oo. Parang walang pasok ka. Welcome to Pangasinan.